Totoo ba na may pera sa politika? Pinapangarap mo rin ba na maging politiko? Yung may maayos na plataporma at hindi puro porma. Yung puro pangako pero hindi napapako. Yung madaling lapitan at madali ring hanapin. At yung may dating kahit na walang datong. Anyway, sa kung ikaw ay empleyado o nagtatrabaho, alam mo ba kung ano ang 3 words na higit pa sa I love you? Ito ang may sahod na. Speaking of sahod, magkano kaya ang sahod ng mga local government unit o opisyal sa barangay? Mga kapitan, kagawad, SK chairman, konsehal at isama na rin natin ang congressman. Sapat ba ang buwan ng sahod nila kumpara sa kanilang serbisyo? Sahod ng mga local government unit? Yan ang ating aalamin. Barangay Captain. Ang Barangay Captain ay ang basic political unit kung saan dito nagsisimula ang pagpapatupad ng mga polisiya at mga proyekto sa isang lugar. Meron tayong tinatayang 42,046 barangay sa Pilipinas. Ang pagiging politiko ay lingkod bayan. Literal na ito ay voluntaryo. Kaya ang barangay captain o mga kapitan ang natatanggap na sahod buwan-buwan ay 34,000 pesos. Bukod dito ay meron pa silang mga additional benefits gaya ng insurance, scholarship para sa mga anak. Meron din silang civil service eligibility at kumikinang na Christmas bonus na talaga namang pinakahihintay ng lahat. Ito naman ang sahod ng barangay kagawad, barangay secretary, barangay treasurer at sangguniang barangay member. Sila ay katuwang ng barangay chairman upang pamunuan ang isang barangay kung saan tanging honorarium, benefits at insurance ang natatanggap. Ang minimum honorarium rates ng isang barangay kagawad, barangay secretary, barangay treasurer at sangguniang barangay member ay 15,000 pesos per month na siyang pinakamababang sahod sa mga kawani ng gobyerno. Pero still, nakadepende pa rin ito sa pondo ng barangay. Nakatatanggap din ang mga ito ng Christmas bonus, insurance coverage, medical care, allowance, ganun din ang civil service eligibility at ilan pang mga benepiso. SK Chairperson. Bawat barangay ay may kanya-kanyang inihalal na SK Chairman. Yan ay upang pamunuan at pamahalaan ang mga kabataan sa isang barangay. Sila ang namumuno sa mga kinabukasan ng bawat kabataan pagdating sa physical, social, moral, maging sa spiritual development. Katulad din sa mga kapitan, barangay kagawad at iba pang mga kawani ng barangay, voluntaryong serbisyo ang hinihingi sa kanila. Ganoon paman, ang kanilang buwan ng sahod ay 15,000 pesos per month, na siyang pinakamababang sahod sa mga kawani ng gobyerno. Pero still, nakadepende pa rin ito sa pondo ng barangay ng isang lugar. Nakatatanggap din sila ng benefits gaya ng Christmas bonus, insurances, medical care, free tuition fee at meron din silang special credibility sa pagkuha ng civil service at ilan pang mga benepiso. Pero alam nyo ba na ang mga SK kagawad, SK secretary, SK treasurer at iba pa sa sangguniang kabataan ay walang tinatanggap na sahod, maging honorarium. Kaya as in voluntaryo ang kanilang ginagawang serbisyo sa kabataan sa barangay. Pero ayon sa SK Reform Act of 2015, nais itong bigyan ng benepiso katulad ng ibang natatanggap ng mga officials. Konsehal. Ang pangunahing tungkulin ng konsehal ay ang paggawa ng batas, ordinansa at mga solusyon sa mga naturang problema sa kanyang nasasakupan. Ang konsehal ng bayan ay may natatanggap na sahod mula salary grade 24 na nagkakahalaga ng 116,040 pesos para sa mga first class economy. Ganun din, meron silang mga other funds na natatanggap, gaya ng annual budget or taunang allowance kung saan ito ang ginagamit nila para sa kanilang mga natatanging proyekto na sana ay nakatutulong talaga sa mga mamamayan. Meron din silang annual budget for office supplies at iba pang mga benepiso na kanilang natatanggap. Congressman. Ang mga congressman ay kabilang o member ng House of Representatives. Dahil ang mga ito ang nagre-representa sa mga distrito. Dito sa Pilipinas ay meron tayong halos 80% ng mga district representative. Sila din ang nagsusulong ng batas na nakatutulong sa isang mamamayan.
At alam niyo ba na isa rin sa kapangyarihan ng isang House of Representatives ay ang pag-impeach ng isang pangulo? Ang mga sahod ng congressman ay nakapaloob sa salary grade 31 na tumataginting na 273,278 pesos kada buwan. Subalit marami ring sinusuportahan na mga organisasyon ang mga ito. Bukod dito, sila ay tumatanggap din ng 13th month pay, mid-year bonus, performance-based bonus or PBB, allowance for work expenses or rata, cash gift, at longevity pay. Bilang karagdagan, ang sahod ng Pangulo ng Pilipinas ang siyang pinakamalaki na nasa salary grade 33 na umaabot sa 419,144 pesos. At ang sahod naman ng Vice President na ang nakaposisyon ay si Sara Duterte, Senate President na sa kasalukuyang nakapwesto ay si Juan Miguel Zubiri, Speaker of the House na ang nakapwesto ay si Martin Romualdez, at Chief Justice na ang nakapwesto ay si Alexander Gizmundo, sila ay may pare-parehong sahod na nasa salary grade 32 na nagkakahalagang 331,954 pesos. Samantala, ang sahod naman ng ating 24 senators, mga congressman o representatives, Supreme Court Associate Justice, Constitutional Commission Chairman, kasama ang Executive Secretary, Department Secretary at iba pang posisyon, nakapantay nito ay nasa salary grade 31 na nagkakahalagang 278,434 pesos ang kanilang buwan ng sahod. Ang sahod naman ng mayor at governor monthly ay nakadepende kung saan nakauri ang kanilang syudad na pinamumunuan. Ito ay na-classified mula 1st to 6th classes. At ang mga first class cities at provinces, sila ang may matataas na sahod. At ang 6th class naman ay ang may mababang income. Ang sahod ng mayor sa first class city tulad ng Maynila at Quezon City ay 100% ng salary grade 30, na ang katumbas na halaga ay 185,695 pesos per month. Ang vice mayor naman ng first class city ay nasa salary grade 28 na may halagang 145,427 pesos per month. At sa ibang classes, narito ang kanilang sahod buwan-buwan. Ang sahod naman ng mga governor ay pareho lang ng city mayors na kapag first class provinces tulad ng Rizal ay 100% ng salary grade 30 ang natatanggap na umaabot sa 185,695 pesos per month. Ang kanyang vice governor naman ng first class governor ay nasa salary grade 28 na umaabot sa 145,427 pesos per month. Ang bawat posisyon sa pamahalaan ay pinag-aagawan ng mga politiko. Yung iba, nagagawa pang manira ng kanilang katunggali sa kandidatura at handa rin silang gumastos ng napakaraming pera. Makuha lamang nila ang posisyong hinahangad nila sa pamahalaan. Gawin sana nila ang kanilang mga pangako. Hindi lang yung lagi na lang nangangako, pero laging napapako. At gawin sana nila ng may katapatan, kahusayan at may pag-ibig ang kanilang tungkulin sa mamamayan dahil ito ang diwa ng pagiging lingkod bayan sa mga